Welcome back to my channel. This is me again, your Darling J. Guys, our video for today is about sharing you the things that I'm using while I'm doing this vlogging. Kasi guys, due to the current weather situation here in Kuwait, it's really hard to do vlogging outside. Temperature is extremely high, plus it's humid, so hindi ko kakayanin ang init. Kasi pwede ka na magprito ng itlog sa kalsada. Tsaka, worried kasi ako kasi baka masira yung mga gadgets natin like phone and papanggamit natin kasi sobrang init, nag-o-overheat. Technically, it's really hard to do it outside, so that's why most of my content nowadays will be indoor, like at home or maybe in some mall or anywhere not outside. Tulad nito, magre-review or papakita ko yung mga niluluto ko, like yung nagla-live ako sa aking pamamalansya every night. Kaya yun lang muna for these days kasi nga hindi natin kaya ang init sa labas. Baka tayo ma-heat stroke, mahirap na. So, for today, I'm going to share with you the accessories that I'm using while I'm doing these vlogging things. So, ngayon guys, isi-share ko sa inyo gimbal na ito. Guys, sinatawag kasi itong gimbal. Gimbal ang tawag dito. Kasi guys, for kung seryosohin ang aking itong vlogging thing na to. Na-notice ko kasi sa YouTube, yung mga YouTuber na ang ganda talaga ng mga kuha nila. Ang linaw, ang as in clear talaga yung mga kuha nila sa mga videos. Tapos, parang created professionally. Tapos, hindi sila shaky. Tapos guys, yung nag-caught sa attention ko is bakit hindi shaky yung mga videos nila, which is normally shaky naman talaga once na hawakan natin na yung mga phone natin tapos kukuha tayo ng video ng ganyan. Kasi yung mga kamay natin is shaky talaga normally. So, yung videos magiging shaky rin, pero mostly kasi sa mga YouTuber na mga yun yung mga nakita ko ay ang ganda talang kuha nila. Hindi mo maramdaman na, hindi mo makikita na shaky yung mga videos. Kaya sa aking pananaliksik ay nakilala ko to. So ngayon, i-introduce ko sa inyo si DJI Osmo Mobile 3. So ngayon, first ko siyang nakilala sa YouTube. Hanggang sa nagkita kami, hanggang sa nag-meet kami at tinadhana pala kami. Kaya ngayon, magkasama kami. So ngayon guys, hindi na kasi ako mag-unbox nito kasi nga nabuksan ko na at nagamit ko na. So ngayon, magbibigyan lang ako ng short review regarding to this gimbal. So guys, ito kasi yung set na to, may tripod na to siyang kasama, kaya kasi dalawang klase ito eh, may ano, walang tripod, which is lesser the price, and itong set na to is combo and with the tripod, so it's kinda expensive than the other one, pero okay lang, konti lang masyang difference. And good thing is nabili ko siya in a lesser price because sale yung shop na pinagbilhan ko nito. So ito na yon. Kapit ko lang siya. So guys, kung ang lahat ay naset na, like for example nito, nilagay ko na yung tripod. Nilagay ko na rin yung ano niya, tali niya. Kasi ilagay ito sa kamay, ganyan para for safety purposes. Ito kasing gimbal na to guys, kailangan siyang i-connect sa phone natin para siya mag-function talaga siya ng maayos.
So ngayon, para makonek silang dalawa, kailangan nating mag-download ng application. Ang application ng DJI, guys, kasi ang brand nito is DJI, so the application also is DJI. DJI rin. So ito yung ipakita ko sa inyo, yung application niya. Ito yung application, guys. Ayan o. Ay, hindi masyadong malaro. Ito. Ayan. DJI. So, download to. Once na pagka-download mo, may gagawin ka doon, i-connect mo to. Basta madali lang naman siyang i-connect. Basta once ma-download mo na, follow the instructions. And it's easy to set up. So, yun na, naka-download ni pagpalagay na lang natin, naka-download na. Guys, ito, kakabit na natin. Ito kasi dito, may instruction siya. Itong ano, pula na arrow, indicates na dito daw ilagay yung, dito i-position kung saan yung banda, yung camera ng phone mo. So, this is the camera of our phone, this side. So, dito ko siya ilalagay. So, ngayon, ilagay ko lang siya. Ayan. And then, guys, we must make it sure na balance yung pagkalagay. Yeah, kasi ako, ilang times ko na rin siya nagagamit. So, alam ko na natatansya ko na yung pagbabalance niya. Ito. So, dito sa likuran, guys, paano ko nakita? Ito, pwede mo siyang i-adjust mas na hindi level yung pagkalagay. I-ano mo lang siya, i-push and i-pull. So, ngayon, ito na, nakabit na natin, no? Balance na siya, ayan, balance na. So, buksan natin, iangat natin yung ano niya. So, ganyan, naka-off pa kasi siya, kaya, ano siya, kahit saan siya napupunta. Ayan siya, oh. So, once na ito kasi yung mga button siya, guys, ito yung, ano, power button. Ito yung sa button sa pag-record. Tapos ito yung joystick niya. Ang purpose nito is para gumalaw-galaw siya kahit saang direction. Ito naman dito. Ito yung ano, ginagamit para mag-zoom in, zoom out. Tapos ito yung trigger sa likod. Ito yung ginagamit para mag, for example, nakaganyan siya. Tapos gusto mo siyang ibalik sa pinaka default niya na position, pinutin mo lang to ng dalawang beses. So, ito guys, i-on ko na. Ay, hindi, kulang pa pala. Tapos ito guys, ito yung saksakan sa charger niya. Tapos, ang good thing pa sa yung gimbal na to, mayroon siyang ano dito. Ito, may port siya dito. Kasi kung malobat yung phone mo, pwede mo siyang i-charge dito. Kasi yung gimbal na to, kaya niyang mabuhay hanggang 15 hours. So, hindi ka naman mag-vlog ng 15 hours, di ba? So, kaya niyang suportahan ng phone mo just in case malubat siya. So, okay. Proceed tayo. So, ngayon, i-on ko na siya, ha? Tingnan niyo, guys, kung paano siya kumilos. O, di ba? Nabuhay siya. Ayan guys, nabuhay siya. So, ayun na guys. Ayan siya. So, nabukas na rin siya kasi nakakonect na yung phone ko sa gimbal. So, tapos, ayan na, diba? Guys, marami kasing function ang gimbal na to. Itong button na to, pang ano to, kung mag-start ng record, pang capture din sa picture. Tapos ito naman may ibang mga ano din to, function. Kung pindutin mo siya ng 2 times, mag-change yung orientation ng phone natin. Press ko siya ng 2 times, 1 2. Wow! So, maging landscape siya. Oh, 2 ulit, magiging portrait naman. Oh, 'di ba?
Diba ang taray? So ngayon, la-landscape natin. 1, 2. Yan. Ito namang joystick na to, itong bilog na malaki. Ang gamit nito is, ano siya, para hindi na natin ikot-ikotin yung gimbal na to. Kasi siya yung mismong kusang iikot. Kung i-side ko siya, ayun o, umiikot siya. Diba? Yan. Yan. Mabalik ko naman, mabalik din siya. Na. Tapos, ito namang nasa likod guys, itong trigger na to, malaki din tulong nito kasi pag once i-press ko siya ng 2 times, bumabalik siya sa pinaka default position. Okay, pakita ko sa inyo. 1, 2. Wow! Bumalik na siya. Ngayon talaga yung pinaka position niya, yung tindig niya. So ngayon, so once na mag-video ka na, ito lang yung pipindutin mo guys. Itong button na to. Kasi for example, video ko sarili ko ha. Ayan. Nag-start na siyang mag-record. Tapos, pwede ko siyang ipagalawin ng ganyan. Ayan. Ipabalik ko. Ano ba yun? Ayan. Pwede niyong paakyat. Ay. Akyat. Ayun, nakita na yung sinampay ko. Ayan, kababa. Ayan. Ayan na, nakaposisyon na siya ng ayos. May function kasi to guys na face tracking. Ibig sabihin, sumusunod siya kung ano yung object na nakaset sa kanya. Pakita ko sa inyo ha. Gagawa ka lang ng parang square na kulay green. I-draw mo dyan. Itatama mo sa object mo. Ayan, di ba? Galaw ako dyan, galaw din siya. Wow! Ganyan ako, galaw din siya. Ganyan ako. Baba ako. Punta ako sa kabilang side. Sasama din siya guys, ayun o. Ayun o. Susunod-sunod din siya sa akin. Kasi nga, may ano siya, may tracking siya na ano, technology. So, ayun. Tapos, guys, ito kasing gimbal na to, kahit may medyo ma-presyo siya, malaki kasi ng tulong to sa akin eh. Kasi, yung more, ang mga videos ko, ano siya, hindi shaky. May konti, kasi once naglalakad ka, medyo, may ano talaga, movements, pero napaka minimal lang talaga guys, unlike sa wala kang ganito, shaky talaga. Saka lalo na ako, beginner pa lang, so kailangan ko talaga ng something mag susupport sa aking mga ginagawa. So yun lang guys, short lang yung review natin kasi inaalam ko pa talaga yung ibang mga functions ng gimbal nito. So, that's all for today, guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.